depressed, frustrated, sad, confused. You want answer. Let's talk. Give me a message sa page ko sa Philippine Dating Coach. And you can have one-on-one coaching with Coach Baze, your dating coach, and psychologist. Just please subscribe to my channel and hit the bell button. Alright, so good evening guys. Happy Valentine's. No, I don't give a shit about Valentine's. You should love yourself. As always, even though it's Valentine's and I really appreciate that specific tradition, but our mindset is not about pa-bebe mindset. Like, it's all about love, 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 love. Shut up. I want you to leave. I want you to grind. Hindi tayo bitter, but we should understand that the meaning of Valentine's is loving ourselves. Is everything okay? Everything alright? Okay? I just want you to shut your mouth kung iniisip mo na Valentine's is always about relationship. Yeah, that's true, of course. That's the meaning of Valentine's. But if you want to change your mindset, you must believe that the Valentine's is all about you. It's a selfish love. Of course, I don't even give a shit if you really don't care about that opinion. But that's my belief, okay? However, before we start, I just want to recommend my channel, Wisdom of Base. Please support this new channel. It is a red pill channel and a dating game channel. Nandito sa, makikita nyo dyan. I-search nyo lang yung Wisdom of Base na channel dahil para to sa mga guys na gustong, alam nyo yun, yung mga gustong mag-improve sa dating game nila, sa life nila, sa red pill nila, I mean, sa relationship nila, yung mga gustong magkaroon ng confidence and want to learn something from my channel. Kung ikaw ay guy, I definitely 100% recommend to you na pumunta ka sa Wisdom of Base. At kung ikaw ay babae, huwag ka nang pumunta doon. Masisira po ang algorithm ko. Meron pong important algorithm si YouTube. At hindi po ako mare-recommend sa mga guys kung ikaw ay babae at pupunta ka sa channel na to. So please lang, kung girl ka, huwag ka nang mag-visit pa sa Wisdom of Base channel. Hayaan na natin yung mga guys lang yung mga pumunta doon. So sa mga kalalakihan dyan, punta na kayo sa bagong channel natin, the Wisdom of Base. Okay? So, our topic today is, gawin itong technique na ito after no contact rule. You know, ang technique na ito ay napaka-importante after no contact rule. May no contact kasi tayo eh. Specific period is 90 days. Kung minsan, or depende sa sitwasyon, merong no contact rule forever. Meron ding no contact rule after 90 days. Pero depende kasi siya sa sitwasyon eh. Kaya nga ma-advise ko sa'yo, if you wanna ask me, example, 90 days na, hindi pa rin nagre-reach out yung ex mo, pinakamagandang gawin, ako yung tanungin mo eh, specifically, kung ano nga ba talaga yung magandang gawin. Pa-schedule ka siguro sa amin. And for that reason, I can tell you, kasi situational to. Maaring may mga turo dyan, tapos i-apply mo, eh hindi naman akmado sa sitwasyon mo. Baka dun sa sitwasyon mo, ganito yung sitwasyon, parang yung sitwasyon mo, sitwasyon ng mangga. Tapos, ang applicable pala sa'yo, mag-no-contact rule forever ka na, di ba? Eh, ang ginawa mo, nag-reach out ka after 90 days. Yun naman sitwasyon sa kabila. Sitwasyong saging ka. Tapos, nag-contact ka, nag-reach out ka. Eh, yung kailangan mo palang gawin, mag-no-contact forever na. Alam mo yun, nagkakasali si tayo. Kasi may mga technique na specific lang dun sa sitwasyon na meron ka. Ngayon, ipapakita ko sa'yo, or i-reveal ko dito sa video na to kung ano yung mga specific situation na dapat mag-reach out ka after 90 days. At mga situation na dapat hindi ka na talaga mag-reach out forever. Okay, number one reason kung bakit kailangan mo mag-reach out after 90 days, it depends eh. Pero may mga sitwasyon na ganito. Mag-reach out ka after 90 days or higitan pa natin yung 90 days, okay? Gawin natin 120 days. Mag-reach out ka kapag alam mo sa sarili mo na ikaw ang may kasalanan sa breakup. Believe me, kung ikaw ang nagkasala, kung ikaw ang gumawa ng pagkakamali, huwag mo nang kapalan ang mukha mo. After 4 months, try to reach your ex. Try mo siyang i-reach, especially kapag hindi ka pag nakapag-reach out nung una pa lang. Yung bigla ka lang gumawa ng kasalanan, tapos di ka na nakapag-reach out, agad mong in-apply ang no contact. Kasi for me, kung ikaw ang ito yung pinaka-applicable technique eh. Kung ikaw ang nagkasala, ito ha, para sa mga nagkamali kaya nag-iwalaan sila. Kung ikaw ang nagkasala, masyado makapal ang mukha mo kung agad no contact rule.
try mo muna siyang kausapin. Try mo munang i-deal. Try mo munang sabihin na ganito. Try mo munang sabihin na ganyan. And kapag ayaw talaga niya, mag-no-contact rule ka ng 90 days. Ngayon, kung sakaling lumipas na yung ilang panahon, hindi pa rin siya nagre-reach out, probably mag-no-contact forever ka na nun. Hintayin mo na siya mag-reach out. Why? Kasi nakiusap ka na nung mga early stages pa lang ng hiwalayan. Example, kaka-break up nyo lang ngayon. Lumipas ang isang linggo, dalawang linggo, tatlong linggo. Nakiusap ka, nagmakaawa ka, nagmanikluhod ka sa harapan niya. And hindi ka niya pinorgive, hindi ka niya binigyan ng chance na ayusin yung relationship nyo. Kapag sa una, alam mong mali mo, i-reach out mo siya ng i-reach out. Dahil siya, alimbawa, nagkamali ka tapos nakipag-iwalay siya. Kapag nakipag-iwalay siya, i-reach out mo siya ng i-reach out at makiusap ka na magbalikan kayong dalawa. Kapag hindi siya pumayag na magbalikan kayo, dun ka mag-no contact rule. Nga lang, ang applicable dun is mag-forever no contact rule ka na. For me, yun ang pinaka-the best na magagawa mo. Hanggat hindi siya nagre-reach out sa'yo, hindi mo siya i-reach out. Ngayon, kung ikaw ang may kasalanan, eto ha, example, ikaw ang may kasalanan ng breakup at hindi ka nag-reach out noong mga unang days at na-realize mo, mahal mo siya, palipas ka ng mga 90 or 120 days. After nun, mag-reach out ka. Kasi tapos na yung no-contact period eh. Bigla ka nawala ng matagal eh. Kung sakaling hindi siya mag-reach out within 90 days, or 120 days, something like ganun, hindi pa rin siya nagre-reach out sa'yo, eh di huwag mo siyang i-reach out. Pero kung never ka nag-reach out after mo magkasala, after mo magkamali, never kang nag-reach out nung una pa lang, pwede mo siyang i-reach out after 120 days. Yan yung pwede natin gamiting technique. Kasi kung mali mo talaga, baka sakali nakapag-decide na siya. Pero applicable lang to kung mahal mo pa, gamitin mo no contact rule. At kung ikaw ay walang kasalanan at ikaw ay iniwan, huwag kang pipili ng 90 days tsaka 120 days. Mag no contact rule ka na ng matino. Gets mo yun? Ituloy-tuloy mo na yung no contact rule mo. Kung hindi siya mag-reach out sa'yo kahit isang beses, edi wag. Wala na tayong magagawa dun. Be it. Okay? Be it. That's it. Hindi mo siya kailangan kontakin hanggat hindi siya nagre-reach out sa'yo. Kailangan mong tibayan niyang sarili mo. Kailangan mong tibayan niyang loob mo. However, laging depende yan sa sitwasyon. Pero nagbigay ako ng dalawang senaryo. Ang isa ay ang nagkasala at ang isa ay ang hindi niya kasalanan ng breakup. Kapag kasalanan mo ang breakup at nag-reach out ka dun sa early stages, kailangan mo na mag-no contact forever. Pero kung ikaw ang nagkasala at hindi ka nag-reach out sa kanya dun sa early stages, after 90 or 120 days, pwede kang mag-reach out. Pero dahan-dahan lang, okay? Huwag masyadong magulo, okay? Sa pangalawang senaryo, kung hindi ikaw ang may kasalanan ng breakup, huwag kang mag-reach out kasi hindi mo kasalanan ng breakup. Okay? Pero kung nalilito ka pa rin dyan at naiintindihan ko kung bakit ka malilito dahil magulo talaga yung part na yan, just give us a message sa page namin sa Philippine Dating Coach and we will give you one-on-one advice, okay? Thanks for watching.